Echo at AP Bren. Alam mo, excited ako dito kung ano na naman yung jungle matchup. Baka mapagbigyan tayo ng assassin matchup. Assassin-assassin eh. Oo nga, no? Uy, wala pwede na. Naman. Wala na yung Fred Rin. Depende ngayon sa usap ng dalawang coach natin na si Coach Ducky at Coach Hicks. Baksha. Okay, focus pa rin sila sa Baksha. Sige. Wala namang Valentina, so pwede uling mag-akay? Pating, hindi ako masasurprise kung... Oh, yan. Yeah. Wow! Ay, wow! Okay. Action the rest lang, kinuha dito ng Echo. Hindi mo na sila kumuha ng akay eh, kasi pwede naman nila ibang... Marcus! Ibang third pick eh. Saka hindi naman kukuha ng akay yan, may Baksha na eh. Oo, malabo na sa... Malabo pa sa sabaw ng pusit. Malabo yung sabaw ng pusit, di ba? Itim yun eh. Oo, malabo naman talaga. Yun, malabo pag luminaw yun, kabahan na tayo. Oo nga, okay. Pero, balikan natin, AP Bren. Meron ng gold laner dito ang Echo. Bakit natatawa ka? Hindi, wala lang. Wala lang. In-imagine ko kasi yung question mo para masagot kitang tama. So, same question minsan nga, wala pa nga akong kain, di ba sinabi ko na? Tapos sorry, sorry. Oo nga, masarap kasi yung pusit eh. Pero siyempre, balikan natin ang laban na ito. AP Bren. Claude ang kanilang kukunin. And pwede kayang mid lane? Yeah, mid lane nga ata ang kukunin nila rito. Novari. Same pa din for them. Parang kailangan lang nilang bilisan. Uh-huh. Although, probably magbabago tayo in terms of XP lane. Feeling ko din, magiging either Paquito, maaari, or a Khalid. Talaga, maaari natin makita. Kasi you want someone that could interrupt yung full barrage ng Ixia. So, Xborg, yes, nandiyan yung Last Insanity, pero hindi yung considered crowd control eh. Bababara mo lang, and yung damage na binibigay mo can easily be countered by the passive of the Ixia. Mm-hmm. So, hindi gumana yon right at that time. Yep. So, pwede nilang palitan ng isang Khalid, maybe a Lapu-Lapu or Yuzhong. Okay. Pwede gani eh, yung Yuzhong para mas mabilis din maka... Para maka sa Ixia, pasok, no? Para sa Ixia. Matatalunan mo kagad with that Black Dragon form. Oh. Pero, okay, third pick. Minotaur. Para sa kupunan ng Echo. Second phase ng bans. Tanggal ang Digi. Alam na kagad nila kung ano mga magiging solusyon dito. And actually, pwede uli silang magtanggal ng Uranus kung gugustuhin nila. Kasi parang yun yung nagiging sagot. Tingin ko lang naman, yun yung nagiging sagot sa makulit sa na Uranus. Po, eh. Para diretso na agad. Okay. Okay. Parang consistent yung drafting pattern. Uh-huh. May pattern eh. Halos parehas na parehas. So you would see doon sa kanilang draft index din na ito rin yung halos nakita nyo kanina nung game number one. Parehas na parehas na shape, na itsura, na values. Kasi halos hindi naman nagbago yung mga pinick ng dalawang kupunan natin. Now, mukhang... Payback time daw eh. Farsa pa din. Farsa ang aalisin. Oh. And Uranus, ayun na naman. Kagaya nga ng nabanggit ko, Flap TZ ang naging target. Dahil nga nakikita rin ang Echo na nagiging solusyon talaga ang Uranus. At makulit din kasi itong hero na to eh. Dadating kasi yung punto na hindi mo na siya mababurst or hindi mo na siya mapapatay. Yung parang hayaan na nga kita. Oo, ang kulit nito. Tapos nakadikit lang. Oh, tapos yung Ionic Edge. Kapag tumatama ng tumatama sa'yo, pasakit ang pasakit eh. Boss, huwag nyo nang pansinin yan. Huwag nyo nang pansinin yan. Kasi itatapon lang yung sarili niya. Oo, makulit yan. Dito lang ako. Huwag nyo nang pansinin. Pero, kita. Ano ba mga final bans? O anong final ban if ever dito ng AP Bren? Again, Lelia is possible for AP Bren. The same way kanina, no? They did kanina nung game number one. Akayers, akay. Maganda. So dito sila biglang lumiko. Oo, pero pwede pa mag-Lancelot ha. Pwede mag-Lancelot. Dito ang ikaw. Pero pwedeng hindi mo na nila kunin. Ay, wait lang. Sabi ni Coach TikTok, Buritz, ang dami mo na sinasabi. Kunin ko na lang yung Lancelot. Para hindi mo na hindi ka na magbangkit na ibang hero. Para hindi ka na rin mag-isip, ito na. Tama. Nalatag ko na. And parang I kind of felt it na hindi naman talaga mag-aakay ang side ng Echo right now. It's a trap they set dito sa draft na to. Na meron kaming akay pa, sige, pag di nyo binan, kukunin ko. Pero technically, hindi naman talaga kukunin. Ah. Yung mga ganong moments. Tapos lumigo sila sa Lancelot. Now, comparing this Lancelot and a Baksha, panalo yung Lancelot when it comes to a jungle guarantee. Aha. Doon sa pagkuha ng retry, kasi nga naman nandyan yung Thorn Rose Attribution. Compared to happy birthday sa'yo, sir. Happy birthday. Ayan. Hindi mo nilagay yung pangalan mo, boss eh. Dapat nilagay mo para... Lagay mo, boss. Para universal happy birthday po sa lahat na nagse-celebrate ng birthday ngayong yun. October 14. Ayan. Nabati namin kayo. Lahat na yan. National Happy Birthday Day. Alam mo yung mga nananahimik, tinamaan bigla. National Birthday Day.
Tama naman. Tama. National birthday day. Isang word kasi yung birthday eh. Oo, kaya para may question mark. Pero ito, balik tayo sa draft. Uy, Faramis yun. Faramis yung last pick. Oo. Napapa-wow. Alam mo. Si Joshy Cakes. Parang kasing, in, ano yung sobrang taas na ng potential nila without the Faramis, when it comes to team fight, no? Tapos dinagdagan pa nila para lang makompensate yung, okay, Lancelot kasi to, malambot to. Para lang, hindi to yung tipo ng Akai na nakakatagal. So, bigyan kita ng Faramis para hindi ka mahirapan. Alam mo, sabi kasi sa kasabihan na Faramis are, ano eh, meant to be broken eh. So, hindi, joke lang. Pero Faramis, 10 over 10. Okay, salamat, salamat. Maganda yung timing eh. Maganda yung timing ko. Pero, pasok. Eto na, Faramis. Para sa extended team fight. Nakupunan ng Echo at Topa Kids naman. Para kay Flap TZ, AP Bren at Echo, ma-extend ba itong seri na ito? O itutuloy-tuloy na lang Echo at puputulin yung two losing streak nila at i-end itong regular season with a bang. Well, okay, para sa dalawang kuponan natin dito for Echo, ang gusto nila is momentum before playoffs at AP Bren naman ay para mas magandahin pa ang kanilang posisyon dito sa turneo. Pero may vision agad, by the way, nakita natin si Kuya Owen sa side ni Carl TZ. Nangungulo na agad, oh. Ang aga nito, ha? Carl TZ secured safely yung kanyang purple buff. Pwersang retry. And then, pwedeng gawin ng AP Bren dito ay guluhin muli sa orange buff. Oh, okay, Romero yan, pwede natin agawan. Pero they were going to on a safe route na itong AP Bren, okay, focus ka lang dyan. Kami na lang manggugulo kung gusto namin. Kyle TZ, ikaw, mag-focus ka lang ng jungle mo. No, nakaka-miss din yung mga, ano eh, mga Lancelot na hero ni Kyle TZ. Ang tusok. Ipapamana na nga ba retry na gamit. Andun yung mga pokes mula sa Shield of Spirit. Pero ano lang eh, kalabitan lang muna to eh. Kilitian lang muna eh. Sabi niya, oy, may damage ka pa ba? Wala pa eh. 1 minute pa lang. Pre, musta kayo? Kamusta lang muna again, mag-matter ito pagdating doon sa my third objective, not unless there is a rotation for both, kung saan may biglang surprise play. So, ready rin dito si Owen, mukhang mayibilitan na lumayo dito si Carl at TZ, mapapagkapang akay Kyle at TZ, babatuhin ng plangkana pero hindi aabot, makakawin si Carl. Flicker, nagamit. Andun yung lason para kay Sanford, pero kakalma muli, Echo at AP Bren. 13 seconds bago mabuhay yung unang malaking objective ng ating game, which is the turtle. Pero ngayon, walang pakialamanan para sa magkabilang gold. Sanford, pinupuruhan dito ng AP Bren. Pepwesto ng muli ang Echo rito. Pero parang gusto muna nila ng minus one eh. Parang iba ang gusto gawin ng Echo. Pero ready na naman at nasabi ni Flap TZ sa kanyang mga kakampi. So unang turtle pa lang sa game natin guys, pero grabe na agad. Turtle reset para sa dalawa. May matagal-tagal pa. May sayaw. May turtle dance. 2 minutes. Parang mostly yung mga reasons nakikita na pa sa Lord. Pero sa turtle, ginagawa na. Dalawang kupunan. And with that, mukhang non-contested na. At makukuna ka ni Cartesian. Pero dediretso nila si Sanford with a penalty zone. Open. Mapa-flicker out. Sanford, ang target ng AP Bren. Merong gamit dito na Netherrealm. Makakatakas pa. Pero hahabulin pa rin. Boom! Ng AP Bren. Pero napakagandang pagtulong doon. Yawi, Flap TZ, may suntok-suntok na gagawin. Mahatak pa nga dito. Si Flap TZ, medyo napalalim. But again, poke lang muna. Ginawa ni Yawing body bag. Ginawa niyang punching bag yung sarili niya habang sumasabak doon yung Topa Kids. Sinasalo niya ng likod niya. Inalay ang sarili. Inalay. Para kay Sanford. At kinuha naman talaga din ni Flap TZ. Hindi niya nga lang ganun masyado mabawasan kasi technically, wala pa siyang damage right at this point. Pero, again, Carl TZ, with his Lancelot. Wow, highest gold per minute in MPL history with 702. Ibang kasi talaga si Carl. Sakto nagpa-farm siya kanina habang nagpa-farm siya. Just gold. Okay. 6 out of 10. Okay, 4 out of 10. Okay. Ang hirap kasi iskuran ng mataas eh. Pagsamay mo na lang para 10. Okay, matawa na lang kayo agad para mataas. Sabagay. Oo nga, no? Kasi pag ninamnam mo eh, malalaman mo eh, nawali. De, pero going back, dito sa laban na ito, Echo, may kalamangan na rin sila na bahagya.
Pero si Flap, ha, talagang pinupuruan siya, nalulugi siya sa normalang kay Sanford. Oh, lamang si Sanford in terms of experience din na doon sa may top kay level 6 na ito, suntukan ng mga medyo makukunat. So, expected no casualty, pero teka lang, papasok dito ang AV Pren. Merong Thorn Rose na gagamitin, si Garthizi, Phantom Execution para lang makatakas, pero na-secure pa rin ni Garthizi ang kanyang purple buff. Dalawang retry yung nagastos doon for the purple buff. Pareha silang walang retribution entering this turtle. Now we can expect na kakalapitin nila yung turtle tapos i-reset nila para lang mag-cool down yung retribution na mayroon itong dalawang junglers. But then again, this is way... Sabay na natin parang different things na nangyayari kasi Pakito ay na Terizla. Gusto ng Terizla lagi sumama sa mga clashes to meme fight pero pinipigilan lang ni Flap TC si Sanford palagi. Ito na naman. Yung unang turtle, may sayaw. Ito na naman yung sayawan. Ngayon may pagsapakan. Flap TC, si Sanji ang kanyang pinupunti niya. Oh, Sanji! Makakapag-flicker out. Pero Flap TC dito, merong Cyclone Eye. So, reset ulit para sa ating ikalawang turtle objective. So, magkakaroon ng ibang rotation ngayon ng ating mga kupunan. Pero for Echo, tatlo, apat ang nakapwesto dito. Even Ogwen is here for the vision. Liliko lang muna ang iba. Pero hindi natin alam kung mag-go ba ang AP Brent. Okay, si Kyle. Inapakan na niya yung gas. Pupunta siya na pera. Ito, dumrive through lang. Sakto retribution para ka Kyle at TZ. Tig-isa ngayon ang nakuhang pagong. Mid the lane, nag-clear na Echo ang Minion Wave. Wow. Grabe yung drive through dun, boss. Ang perfect eh. Parang binayaran na agad ng cashless tapos kinuha na lang. Oo. Walang minor-minor. Apakagad ng gas. Tapos retry. Akin na yan. Ibang lase. At nakikita natin, equal na ang pagkuha dito ng turtle. Tag-isa para sa both parties at nakakuha na ng konting lamang in terms of gold dito ang AP Brent. Wala na mga gold shields or energy shields ang ating mga tore dahil nasa 6 minutes na tayo. Pero pinupuruan si Flap. Oh, si Flap TC ngayon ang pwedeng casualty para sa side ng Echo. Ang sakit na mga maso! Tapos Sanford, antay nila na pumuntok! First Blood para dito kay Sanford. 6 minutes 15 in. Tsaka lang nagkaroon ng First Blood. Mas dediretso pa nga dito ang AP Bren. Papasok doon si Ogwen. Pero Sanji, nakatago lang rin. At after noon, walang mangyayari din. Hindi sumusuko ang mga beast dito. Pero Echo, nakabawi din. Halang si Carla Pinupunteria. Phantom Execution. Suwabe! Sakto diretso recall. May pa-emote pa. Thumbs up. Uwi muna ako. Parang nakita na ni Carl TC sa panaginip niya eh. Alam kong may tatamang Acer recall sa akin. So sabi, nung nasa reality na, Tumon Rose. Kabisado ko na yan, Pew. Sabi niya, nung nakita ko sa panaginip ko, magbabato pa siya ng skill. Oo, meron pang kasunod dyan eh. Kaya kailangan continue din ang aking pagkatakas. Pero makakatakas ba dito sa may bottom lane si Benny Cutie dahil unti-unti nang ang hinihit si Yawi. Tapos tatlong players rather from Echo ay merong gagawin against Kyle TZ. Nandito na rin si Pew. At kamustahan lang muna ang mangyayari. Pero may suntukan din ng dating TZ Brothers sa top lane. Aabot ba ang mga jungler? Nandito si Kyle TZ at dederecho hahabol si Carla TZ, kalahati ang buhay. Pero Jason, walang tatamaan. Pero masakit dito ay mga binabato mga bulalakaw. Sakto dito, meron kill against you. Tapos meron pa Netherrealm para sa kanila. Meron din na bawian, double kill para dito kay Carla TZ. Pero yun nga lang, meron play si Duet, not enough damage para sa AP Brent. Pero diretso lang ang pagbuha nila. Meron pang full barrage, not enough damage. 2-for-1 trade. Wow, pati Tore, nabasag na rin dun sa may bandang gita. Ano nangyari dun? AP Brent, alam nila na malayo pa si Carl TZ. Pinanage lang na naman ng AP Brent yung kakayahan nila, yung Echo na walang onti yung mga tao. And at the same time, popping in that Netherrealm para lang iligtas si Yawi, not the other members of Echo. Nakita din natin yung setup from Yawi. Yes, makuha si Ogwen, pero Super Marco with the Blazing Duet, natamaan ang ligaw na bala yung turtle na yun. Ang ganda nun, ha? Ang ganda ng timing. And may natirang maliit na buhay. Pag-retry dito ni Carl TZ. At ngayon, kaya rin pala, masakit na dito si Carl, ha? Kahit papano. Ha? Naka-War Axe din pala. Tapos defensive item muli. And Sanford, inunan niya na kagad yung kanyang Dominance Eyes para sa makulit at mabawasan yung sustain power ni Kyle. Taas ng farm ni Super Marco compared to Benny Cutie.
So in terms of damage, ay kaya di pala kanina nang bigla siyang pumasok. Oo. Bumubulaga na rin yung damage. So if brand yung inaantay nila ngayon, yung mga surprising plays, tapos biglang papasok si Super Marco from the back. No. Parang ganun daw kasi pag mga bida eh. Di ba? Papasok lang yung bida kapag okay na, kapag may mga nangyayari na. Di ba? And yun yung nagiging role ngayon ni Super Marco. Ang AP Brent, alam na nila eh. Alam nila yung win condition ng lineup na ito. Alam nila yung power spike ng mga heroes nila. Yung early game damage and pokes meron sila. Late game insurance with that Claude. And alam natin, nabansagan nga natin na kapag umabot na sa mga 14 to 16 minute mark, alam natin na masakit na ang isang Claude. Oras na yun. It's Claude time na eh. Kumbaga dati parang 15 minutes, pero with considering the nerf right now, parang umangat mga 17 na. Tapos depende pa sa farm din ng kalaban. Yep. Kung prepared na para sa kanya. Okay, meron na corrosion site. Tapos nagsistretch ngayon si Master Ogwen at nandito na rin si 40. Si Yawi makikita nila. So, napanood na natin to kanina. Yung panahon na yon turtle pa. Yung Lord na nakikita natin ngayon. Ano lang pala yun, no? Preview lang yun. Teaser. Kung may mga nagsasabi na ito daw ay preview ng MPLPH Finals or Grand Finals, eh, pinapakita ng AP Brent at Echo na ano eh, parang may basehan talaga yung sinasabi ng mga fans. May mga discussions. Pero ang Echo at AP Brent, alam nila kung sino ang may kakayahang magpatuloy dito kung si Yawi natutunaw. Halos wala nang buhay doon. Okay, 19K ang HP ng Lord. May manggagaling pwede sa likod sa side ng AP Brent. Yan si Flapdizzy. Nakakasira lang ng Torre doon sa may bottom lane. Naka-ready o Gwen. Sino kaya masushoot? Sakto naman ang kanyang Tyrant's Rage. Pero may bawi din. Or may pa-counter on that Nether Realm. So, mare-reset nga ba? Si Flapdizzy na ngayon ang may hawak ng Lord na bitawan ng AP Brent. Meron penalty zone. Meron Cyclone Eye para kay Flapdizzy. Pero Flapdizzy makakakuha ng Lord. Tapos diretso teamfight para sa kanila. Mahahabol pa nga Super Marco ang target nila. Flapdizzy with the double kill. Wow, mahabol pa sila dito. Hindi pa tapos ang mga Orca. Pero sabi nila dito ay kalma. The Young Goat with that crucial retry, Lord. At ang buong kupunan ng Echo ngayon ipaabante na. On a note, nawala pa si Benny Cutie sa pagkakataon na yon. That's just four of them winning that Lord fight. Nung moment na binitawan ng AP Brent, sabi ng Echo, wag natin bitawan to. Kasi kung binitawan nila, alam nilang hindi pa nila kayang i-take. So that's why, hawakan na natin, tayo yung kumuha. Meron naman talagang guarantee ang Lancelot over this Baxa, yung Thornrow's Retry, kaya hindi na nila pinang bitawan pa yung pangyayari na yon. Now, may Lord na nagmamarcha. They can defend this one. May clear wave naman ng AP Brent. At nararamdaman mo yung sakit. Masakit na yung damage dito ni Kapitan Few. Kaya mapapa-flicker out dito si Sanji. Hahabol si Flapdizzy. Tapos si Owen magsiset up ng pay. Yawi ka nila makukuha. Pero may bawi lang naman. Or may sagot dito na Netherrealm. Penalty zone para kay Sanford. Pero sumibot ang Getty. Super Marco makakakuha ng kill. Flapdizzy naman ay may habol. Okay, dalawa ngayon nakikita natin sa camera. Pero kita natin ngayon na si Sanji ay kamuntikan na mamatay. Mahatak na pala sa kamay dito ni Flapdizzy. Kaya naman double kill na. Uy, si Flapdizzy. Nadodge siya yun ha. Pero si Ogre na nandito. Hindi sumusuko ang AP Brent. Andito na rin si Flap. Dating magtropa. Pero walang tropa-tropa ngayon. That easy blow. And Ogre with a kill. A shutdown dito against Flapdizzy. Pantay ngayon ang ating laban. 48-100 for gold, 6-6 kills, 12 minutes and 48 seconds. Wow! Anong mga nangyayari dito, Joshy? Ganitong ganda rin yung nakita natin ng game number 1, pero it's just that one clash yung nangyari, natapos ang lahat. This time, hindi pa natin masabi na isang clash na lang yung kailangan. And looking at the state of the map for both of these teams, Echo sila pa nga yung nauubusan ng lugar na pinag pa-farman eh. Oh. Mas nauuna pa yung AP Brent na nakakasakop. Tsaka, sobrang crucial ah, nung pagkaka-knockout strike ni Flapdizzy doon kay Benny Cutie. Na-cancel yung full barrage. And yun sana yung game changer eh. Yun sana yung ano, gagamitin dito ng ano eh, Echo. Para mabaligtad yun kasi yung pwesto ay sobrang ganda. Nasa eskingita kayo. At nandun sa likuran itong si Benny Cutie. Pero alam ni Flapdizzy yung gagawin. Isang knockout strike. Nausog dito itong si Benny. Na-cancel yun. At disaster na yung naging kasunod. Parang
hindi pa nga enough na nagulo lang niya eh. Talagang tumake down pa siya. Sumapak even pa, si Sanji. At tinapos pa rin niya yung misyon na napatayin si Carl TZ. Pero huge shoutouts muna kay Coach Pao dyan. Ayan, sa mga MDL teams na nandyan. Maharlika. At andyan din yung Euphoria Esports. Nakita natin kanina. Ayan, shoutout sa ating mga MDL teams na narito ngayon. I hope na nag-i-enjoy kayong lahat. Siyempre yung mga coaches, yung mga analysts nila. At yun, ang Maharlika. Yun, shoutout sa inyo. Actually, quick trivia lang, no? Galing si Yue. Si Yue, ha? Si Yue from Blacklist International. Galing siya sa Maharlika Esports. Oo nga pala. Parang nga naglaban sila before sa ISF. Oo. At ito, quick trivia din. Sino yan? Si Coach Pao. Yan yung Paolo Expert ng Brent Dami. No? Si Paolo Expert. Shoutout. Shoutout po. Ito. Ay, Hall of Legends. Si Coach Ducky. Sakto, sa labas din ng shooting gallery, merong Duck. Oo. Hello. Tama. Shoutout po kay Coach Ducky. And syempre, sa lahat ng mga bees at hive. May naglalaro pa grind, yata. Grind is grind real. Grind is real. Kung sino ka man. Mapa-onsite. Saludo ako sa'yo. Idol kita. Isipin mo, nanonood ka na ng MPL onsite, naglalaro ka pa onsite. Ayan na yung euphoria pala. Diyan sila, ano. Ibang klase, no? Nanonood ka na onsite, naglalaro ka pa onsite. Yan ang MPL vibes. Yan ang grind. Ang lupit. May nabasa pa ako doon, let's go AP Brent Kiboy. Ay, hindi. Ayaw nga pala. Kanina kasi may multiverse eh. Si Yobik kasi. Nga. Ay, alam nyo ha, yung mga naglalarong ML yan sa labas, saludo ako sa mga yan. Yung iba, nasa jeepney, naglalaro, nag-ML. Kaya, kayo yung mga rason kung bakit may mga na-AFK. Please po, wag sa jeep. Tapos pagbababa na habang naglalaro, ilalagay diretso sa bag. Yung cellphone, may nakasabay ako one time, minsan nalang mag-jeep. Nakakita pa ako na nag-AFK. Wag niyo po kami sabayan. Para po, tas diretso baga. Naglalaro siya prior nun. Boss, saludo kami sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit may mga na-AFK. Pero again, balikan natin yung laban na to. Echo and AP Brent. Nabalik na yung sitwasyon. Nakakuha muli ng kalamangan ng AP Brent. Inyong control pagdating sa mapa. Kahit pa paano, may mga equalizer sila na nagawa. Damage dealt, few Flap and Super Marco. 3 members from AP Brent ang nangunguna rito. Saka grabe yung, yung push nung dalawa. Kasi hindi naman sila talaga masyado na titify. Kaya 6-6 lang yung ano natin, yung hero kills. Pero pares nakaangat. Parang ang lamang lang dito ng Echo is nakasira sila ng isa doon sa may middle lane. Uh-huh. So, free-flowing, tapos nag-clear na minion wave si Flap TZ sa top, tapos free-flowing ulit yung minion nila sa may bottom lane. Win so, probability. Matas, oh. Medyo gitnaan, 57% for AP Brent. Now, nagsimula itong Lord Dance na to, take note, at 14 minutes. Uh-huh. Gaano katagal? Tatagal itong sayaw na to. Pili ko mga 23 matatapos. Sabi nga sa isang kantay, hanggang saan, hanggang kailan. Pero hanggang kailan kakapit dito ang AP Brent at Echo. Yun na naman yung iwas ni Carl. Kailangan ka, kudos by the way kay Carl TZ dito kasi talagang alam niya yung strength niya ngayon. Kasi si Carl TZ hindi naman siya ganun katanky. So hindi niya kaya yung ganun na siya talaga yung mag-push and pull doon sa my lord. So ano lang to, pulsuhan. Guardian's Helmet la, at saka ano kasi no, saka ano ba to, Thunder's Belt yung defensive ni Carl dito eh. So may kabitinan talaga. Ngayon may mga panormal dito si Carl TZ doon sa Lord. Pero set up mula kay Owen, bouncing ball. Igogo nga ba dito ng AP Brent? Masakit na si Super Marco. By the way, ang sakit ng damage dito kay Sanford. Hamang tinutuloy naman ni Carl TZ yung Lord. Probably a bait para sa kanila pero ginamit ang Phantom Execution dito ni Carl TZ. Medyo mga ngalahati ang buhay yung ni Lord. Ogwen. At naka-ready ngayon. And a reset. Wow. Grabe. Kaya nasa dulo yun eh. No? Mabilis lang kasing nahatakin at makaka-reset ka kagad. And yun yung ginagawa ng AP Brent. Sobrang na ma-maximize nila. Even yung single na pixel nung dulo na yun. And ito yung maganda kapag meron kang Novaria, no? Bato ko lang ng bato ng Acer Recall, Acer Recall, dun sa mga potential push na pwedeng daanan at tambayan dito ng kalaban mo. Ang main idea kasi dito ng AP Brent, dadali mo sa dulo para madaling ma-reset kasi i-reset natin kapag hindi kaya tumama at hindi tayo nakakuha ng hero beforehand. Minus one. Sumusubok silang mag-minus one eh. Sanford kanina, ngayon si Yawi naman yung pinoke nila with Super Marco anchoring that moment. At kapag hindi sila successful doon, wow. Reset. Ayun o, oh. Tira mo reset. Reset muli. Ito yung
ako force actually para sa Echo na mag-reset din kaya hindi sila makapag-go doon sa may Lord. Kasi si Flap TZ, okay, tapos ako sa may middle lane. Balik ulit ako sa may top lane. So parang medyo mahihirapan ngayon ang Echo kung ano ang gagawin nila. Magde-depensa ba sila versus Flap TZ? Or dederecho na sila dito sa Lord? Grabe yung macro play dito ng AP Bren. Dinadaan sa gulang ng kanilang upunan. 1.1k yung gold lead rito. At ngayon, set up na si Oven. Tyrant's Revenge. Phantom Execution mula kay Carl. Oreku. Ang sakit ng damage dito kaya Sanji. So ngayon, medyo iikot muna ang Echo para malaman din kung saan nga ba pwedeng magsimula at pumosisyon for a team fight. 14 minutes yung sinabi mo kanina, no? Ngayon, 3 minutes na ang sayawan ng Lord na ito. Eh, ang mahirap dito kasi Echo... Wait na, may nakakonceal. Si Owen dito, dederecho lang din. Pero, ano, trip to Jerusalem. Ikot lang, ikot lang. Parang cha-cha din eh. Oo nga eh. Benny Cutie ha. Medyo torn kasi siya eh, na sumama sa team fight eh. Kasi siya yung pinakamabilis mag-clear ng minions. So dapat siya yung pumipigil dito kay Flap TZ na mag-split push. Kumbaga, binibigyan na niya yung tiwala niya kay Carl TZ. Guys, apat na members dyan sa Echo. Kayo na bahala dyan saan saan duo yawi. Hawakan niyo yung Lord. Bibigay ko yung best ko para ma-clear lang yung mga minions and yung split push na ginagawa dito ni Flap. Mas habol na lang siya, no? If ever. Consistent dito yung mga Astral Echo from Pew. So makikita natin ngayon na sumasakit na nga talaga ang damage. So si Owen dito ay mabibigyan na mag-bouncing ball. Medyo may advance para sa side ng Echo. So reset muna ulit. Si Flap. 18 minutes na for this Lord Dance. 14 minutes nung nagsimula, patunay lamang na walang gustong magbigay para sa ating dalawang koponan. And for AP Bren, sobrang ganda na ginagawa ni Flap TZ dito. This will change if Benny Cutie was here. Kung nandito lang yung Iksha, maaring napunish na si Ogwin, maaring nag-initiate na yung Echo. Pero since wala nga yung Iksha at mas kinakailangan siya yung umuwi kesa yung sa Terizla ni Sanford, mas na ma-maximize ng AP Bren ngayon yung kakayahan nila to dance this Lord away. Now, 31k HP. Hindi na naman tayo sure kung itutuloy na ba to kasi isang ano lang, isang kalabit lang papalayo ni Kyle TZ. Reset to eh. Tsaka ano, ang ganda ng pwesto kanina ni Flap TZ. If ever man na sumama, bumakap, ito si Benny Cutie. Talagang may paglalagyan siya, nandun yung combo eh. Ikakat niya yung ano eh, yung pagsama ni Benny Cutie. Now, again, ayun na naman. 5 minutes na tayong sumasayaw sa Lord. Alam mo yung mga gantong ano, sobrang haba ng Lord Dance. Masakit to sa ano eh, sa ulo. Ulo, oo. Kasi parang yung judgment mo dito, parang iisipin mo kung nasan yung kalaban. Sisetupan ko ba if ever na may mahuli? Pero kung kasi sisetupan na nga dito ni Ogwen. Pero not enough damage siya para sa Epic Bren. At mag-BMI out na nga si Super Marco. Grabe. Si Flap, oh. Si Flap TZ nakabang na din. Di ba yung mga, usually pa nakikita natin mga ganto, bitaw ka na ng skill, parang bugbuga na. Pero iba ang nangyayari dito para sa ating dalawang koponan, si Sanji masasakpan na. Grabe yung damage. Ito na naman yung Lord Dance eh. Lagi ko na itong sinasabi. Alam mo, Pilipinas kasi, almusat ang kalian na po ng Lord Dance eh. O, diretso na agad, no? Pag RG na, diretso na sa Lord. Sige, antayin natin yung Lord. Yun, oh. Di ba? So, ngayon, hawak muli nila itong Lord na ito. Actually, litong-lito na yung Lord eh. Kanina ba ako titingin? Ano ba? Ano ba talaga, guys? Pero ngayon, lima na to ha. Nandito na si Benny Cutie, nandito na si Flap TZ. Maaring i-go ng Echo, sila yung pumesa ng teamfight, pero the damage... Grabe, yung sayaw. Mahirap din kasi talagang hanapin kung nasan si Pew. But kudos, of course, sa ginagawa ng dalawang teams natin. Kasi regardless, kung kahit nagiging repetitive or parang nagiging cycle yung ginagawa nila ngayon, talagang patience is the key. 6 minutes, nasayawan ang ating nakikita. Yawi dito, bababa sa kalahati yung buhay niya. Pinagahan pa si Sanford. Ngayon, 27k, Carl TZ, papasok na si Pew. Ang kanyang mag-ibot na flicker na gamit. Wala yata ang dash. Grabe yung flicker doon ni Pew. Parang kapala, ankle break! Speaking of ankle break, sakto naman doon kay Sanford. So minus one ngayon ang side ng Echo habang si Flap TZ ay nandoon sa may top lane. Isang magandang setup lane na naman para dito kay Owen. Tapos samahan mo pa na play si Duet para kay Super Marco. Pero parang babalik nga lang ang damage sa kanya. Buhay ang tatlo. Pero diretso pa rin! Pew! Idol ng mga kids! Panibagong kill na naman! From down, down! Grabe yung mga paggalaw ni Pew dito. Talagang hindi nakakapagtaka kung bakit idol ng mga kids to. Since season 1 ng MPL, ay narito na yung boss. Lahat ng mga hero na gamit na niya. Lahat ng mga items na gamit na rin niya. So alam na niya kung paano kikulahin yan.
ang ganda rin yung flicker niya. Uncle break. Walang dash si Cartesi, alam niya yon. Na tumama pa yung mga skills niya doon paulit-ulit kila Sanford and the rest of the members. Now, this is a crucial grabe setup mula kay Ogwen. And another, yung Sargo, yung tutok kay Sanji dito. Boss, si Lina user yan eh. Oh, ang mga gamit nito ditutok. Oh no, hindi na bago ito para kay Few. Pero bagong pakiramdam para sa Echo. Sila ngayon yung didepensa. At yung Lord ay nasa may bandang itaas. Azrael ko nagamit din. Basag yung Torres sa may top lane. Tuloy-tuloy ang pagkapit ng mga Orca. Pero si Ogwen dito, umaamba with the Tyrant's Revenge. Mabilis lang din ang madedepensahan ng Echo, pero masisira din ang Torre dito sa may mid lane. Oh no. So magbibitaw lang din ang mga skills at may bilitan dito na gumamit ng Phantom Execution si Cartesi. Mukhang Torre sa may bottom lane ang gustong kuhanin ngayon ni AP Bren. Pero look at that, mabibilitan na umalis na lang muna at Echo makakadepensa. Ang kukulat ng mga heroes dito ng AP Bren eh. Kasi kung dito naman wala silang instant pang kill eh. Diba? Yung sustain lang, yeah. Andun din yung mga pokes mula dito kay Sanji. Pero kasi hindi sapat yun para ma-takedown mo ng isang mabilisan lang si Kyle. Even itong si Flap. At ngayon dun sa items, papalit-palit na nga eh. 22 minute. And ano na mga ano kapansin-pansin dito? Well, immortalities, kailangan i-check yan entering this fight. Kasi mahalaga na meron na kapag 22 minutes na. Pumasok na tayo sa TikTok timers kung saan sobrang ang isang pagkakamatay dito ay kasalanan na para sa team mo dahil sobrang tagal mo nang mabubuhay afterwards. Sorry, P. Oo. Sorry, P. Sorry, boss. And mind you, guys, ha, yung Lord Dance kanina took 7 minutes. And it just took 1 minute para i-burst down yung Lord. Pero maganda for AP Bren, nakuha nila yung revenue doon, nakuha sila ng dalawang inhibitor turrets. Now, getting this next Lord would end this match. Yeah, 4.7k gold deed. At tumatagal na naman ang ating laro. 37 seconds. Mahaba-haba pa naman ito. So, sapat na window pa para mag-blow ng minions itong Echo. Pero kasi ang AP Bren, alam na nila eh. Nilagay na nila, inatas na nila dito kay Flap TC na boss. Since mabilis kang tumakbo, since athletic ka, at nag-gym ka. Ikaw na. Ikaw na bahala dyan. Ikaw na sa mga lanes. Ikaw na mag-long lane. Ito, 15 seconds yung Lord. Ilan yung Lord kanina? 7 minutes. 7 minutes. So average, mga 3.5. Pwede ba natin skip yung laban? 3.5 seconds. 3.5 minutes. Yung may pano forward ka. Para diretso na agad. But yeah, jokes aside for AP Bren and Echo, yung kanyang movement lang din talaga ngayon is the mastery of skills na rin. And the individualities. Yeah. Consistent yung Lord Pool dito ni Kyle Easy. Bawal ka na magkamali sa mga gandong panahon eh. Super Marco, naabot na rin niya yung limit na damage na pwede niyang ibigay. It's all about the mechanics at sa galawan na lang nagkakatalo ito. Parehas lock item na rin ito. Even Bennett Cutie. Pero kasi wala pa siya nakuha. Uy! Sa setup on the play, dito si Yawi. Yawi is down. So pwede ngayon dumiretso ang AP Bren for this Lord. Walang taga-setup play ngayon para sa side ng Echo. Meron pa mga pokes coming in from view. At mukhang dediretso naman dito si Ogwen. Meron poke din para kay Sanji. Very cute din nakaabang. Pero nakapwesto din ang Echo. Probably another reset. 47 seconds bago mabuhay dito ang roamer ng Echo. Maari pang ang i-reset talaga ng AP Bren sa pagkakataon na to. But look at Ogwen! Uy! May pag-dash dito si Cartesi. Layo. Pero andun yung Tornos. Aray ko. Kalahati yung buhay ni Cartesi. 25k sa buhay ng Lord. Sabi nila, sige na, i-burst na natin ito ng mabilis. At ang Hive ay magiging matagumpay sa pagbuha ng Lord na yon. Isang malinis na take para sa kanila ngayon. 6.7k gold lead. Meron pa makapal na minion wave doon sa may itaas. All because of Flap TZ just pressuring yung side lanes na hindi talaga makasama itong si Benny Cutie. A lot of change would have happened for Echo if nandun siya sa picture. But alam nila na wala and one good setup. Dumating na sa punto na yung AP Bren kahit sino pre. Hindi bumabakat yung damage ni Curly. Si Flap TZ yung shield lang niya eh. Uy, hindi na yung setup ha. Medyo masakit ang damage dito kay Kyle TZ. Pero free hit lang naman si Super Marco. Merong immortality para dito kay Yawi. Pero papasok si Flap TZ with a knockout strike. Mabibilitan na gamitin dito ang Netherrealm. Habang si Ogwen ginamit din ang flicker. Merong penalty zone para dito kay Sandlord. Super Marco and Tower Lock, Base Lock. AP Bren!
wins game number two. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Pinakaba at pinakilig. Grabe yung laban na ito. Top seed and potentially the second seed, AP Bren. May pagbawi talaga eh. Pinapakita lang ng AP Bren yung distinct difference nila against Echo. Yung lakas nila sa macro, nakita natin kanina, ilang beses natin nakita at gano'ng katagal natin nakita at around 14 minutes up, macro play na yung pinairal ng Bren. Oh, tsaka ano, kung pag titignan mo siya, hindi siya dahil ayaw mag-teamfight eh. Alam nila na hindi advisable for them. Uh-huh. So parang binibait nila isa't isa, both for Echo and AP Bren. Ang difference na lang for AP Bren, I believe, is yung Paquito pick. Uh-huh. Kasi diba, talagang nakagulo si Flop TZ. Kasi si diba, gusto mo i-cha part ng teamfight, yeah, si Benny Cutie. Kaso naku-force din kasi siya. Dumepensa doon sa isang lane na. Oo, na ano, kumbaga may player talaga na ilalagay mo para mag-clear lang ng minions. Dahil nga sa taas at sa bilis ng movement speed, no, dahil doon sa mga dashes ng isang Paquito. Pero again, kailangan nating alamin kung ano ba yung naging result sa pagkakapanalo ng Hive at ibibigay sa atin yan ng ating analyst na si Josh Giggs. Josh Giggs, what's up? It's gonna be AP Bren showing us a masterclass of how to dance. Kumbaga, naging dance instructors ang Hive doon sa laban na yon. Welcome to the post game. And himayin natin at tingnan natin kung ano nga bang nangyari right from the start of that game number 2. Chansa ng AP Bren na remember sweep, kaya naman talagang in-extend nila ang serye into game number 3. But few with the Novaria, the vision play, yung binibigay niyang assurance na lahat nandito, oy, nandito lang, hindi pa umaalis dito, gave a lot of freedom for AP Bren para, okay, Flap TZ, tuloy mo yan. Okay, ikaw, Super Marco, dyan ka lang, tuloy mo lang yung poke, tuloy mo lang yung mga damage. And yun ang pinanghawakan ng AP Bren, lalong-lalo na doon sa crucial na Lord Take, kung saan nakuha nila yung, sabihin na natin, kinuha talaga nila yung lead against Echo. Now, on the early stages of the game, tablahan pa eh. Hindi pa ganun masyadong nagmamatter yung sayaw na ginagawa. Pero we've seen a glimpse of what will happen. Turtle pa lamang. Turtle pa lang sinasayaw na. Kaya naman yung Lord sinayaw nila ng sinayaw ng sobra. And ang ganda sana ng pagkakapick ng Echo ng Faramis for the Netherrealm para iligtas yung mga tao for Echo. But unfortunately, nagagamit kasi yon pa isa-isa lang. Hindi siya parang pang malaki yan, pang area of effect. Kasi pag nagamit na siya sa isang tao, automatic ang go ng AP Bren, may kakayahan silang gumo ulit. Nandyan yung paulit-ulit na talon ni Ogwen, nandyan din yung ginagawa ni Kyle TZ na paghawak lang sa Lord. All is planned. Everything else followed for AP Bren to take that game against Echo. Marami din tayo nakita mga 1v1 plays wherein Flap TZ were able to kill itong si Benny Cutie, even itong si Sanjin, even ito si Carl TZ on this moment na talagang hindi nila pinalabas. Ito yung Lord Dance na nagsimula 14 minutes into action at pilit lang binibitawan, all sparked yung pagkakakuha after yung setup, after yung pick-off kay Sanford, after yung talon ni Owen kay Yawi at dito kay Sanji. Lahat ng iyon ay planado ng AP Bren. Kumbaga, ang call nila, pag hindi tayo nakaisa, reset natin. Kapag nakakuha tayo ng kill, tsaka lang tayo go. And si Yawi, yung nagiging, parang siya yung laging napapunish eh. Kasi wala namang haharap sa kanya, kundi sila ni Sanford. Kaya silang sila yung binibigyan ng paulit-ulit ng side ng AP Bren. That's why they took the advantage, getting that base siege done for AP Bren. Now, looking at the score, 9-6 at 26 minutes, a very somehow low-scoring game nakita natin. Emblem-wise, wala namang masyadong, sabihin na natin, unusual. Pero the thing is, Carl TZ has this impure rage. And naka-assassin base pa siya. Hindi siya naka-fighter base, hindi siya naka-tank base. So, technically, malambot talaga ang isang Lancelot ni Carl TZ. Even though, yes, mag-opt to go siya for defensive items such as that, the Sky Guardian helmet, and yun pa nga lang yung defensive niya eh. Meron pa siya ditong Rose Gold, Sea Halberd, Endless Battle, and the War Axe. Parang gusto niya sana ng damage para masaktan si Few or even si Super Marco, mapick off nila.
But unfortunately for them, hindi niya kayang i-sustain yung damage in return na binibigay ng AP Brand. At Super Marco with, andyan pa nga yung Athena Shield niya para lang respetuhin yung damage na magagaling kay Sanji. And as well as magbigay ng kahit papanong, sabihin na natin dagdag toughness or dagdag sustainability para makatagal siya doon sa mga clashes. Now, Monster Gold stolen, 2,784 for AP Brand. Nahawakan nila yung gubat ni Carl TZ. Yun pa naman yung mahirap sa Lancelot kasi somehow this is still a snowball reliant hero. Kailangan pa din niya ng ample time, kailangan niya ng item, kailangan niya technically ng farm in layman's term. So, pinigilan yon ng AP Brand with just being there, appearing on the purple buff, at si Ogwin, minute 1 pa lang, nagpapakita na siya sa harap ni Carl TZ. Ganun? Well, technically, you would expect that for a Kufra, yeah, against